of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment. And this will we do if God permit. Okay na po, let's pray. Panginoon, mga salamat sa inyong mga salita, Panginoon, sa solve namin kanina, patuloy, Lord, sila. Matulungan namin sila, Lord. Maging willing din po, Lord, sila. Kilusin niyo po sila. Salamat po. Samahan niyo, Lord, kami ngayong gabi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, mga po na po. Gatom na ako agad, ha? Okay. So, kaninang umaga po, ang title po agad nito is Unto Perfection. O, tama na. Tama na. Start na tayo, eh. Record pa tayo. Unto Perfection Part 2. Okay. Subtitle, Maturity Needs No Excuse. Okay, nabanggit natin kanina, objective natin para tayo ay hindi mananatiling or mag-settle sa kung ano, di ba, na mayroon tayong mga preaching niyan. Anong ulit lang din eh. Pero this time, makikita natin from the Bible na ito, madalas ko nabanggit kasi itong verse na ito eh. Pero ngayon, talaga nagtutok tayo, di ba? Makikita natin sa from this chapter, ano yung mga dapat natin gawin para tayo naman ituloy-tuloy ang paglago. At hindi nga lang basta, may tinatawag ditong state na perfection. Again, hindi yan sinless perfection, yan ay maturity na talaga yung kaya mo. Kunwari ako, ganito na edad ko as a Christian and sa tao, di ba? Kaya ko na dapat ito. Okay? Na Stephen, yung edad niya, dapat marunong na magpakanta yan. Yung mga ganon. Si Joshua, dapat marunong na magugas ng pinggan. Yung mga ganon. Okay? So, hindi natin na si Asiana, ganyan lang yung close open. Clap, clap. Malap masyado, ano? Pero, pag may asawa ka na, ganito na. So, may mga expected sa'yo, di ba? So, sa Kristiyano, merong in-expect sa atin. Sa church, meron. So, dapat pag limang taong ka ng limang taong ka na at most. Pag sa, nasa church ka ng ganito, soul winning church, dapat soul winner ka na rin. At least, tumasama ka. Yung mga ganun expectation, di ba? So, ngayon, number one, paano natin magagawa yun? So, pinakita sa atin dito sa Bible, living the principles of the doctrines of Christ. So, yung mga basic ay iwanan natin. Ibig sabihin, alam mo na dapat yun, huwag ka na mag-settle doon. Huwag yung puro ganun ng ganun, salvation ulit, maganda yun. Kaso, pag puro yun, hindi tama. Kaya ang ginagawa na iba, ganun. Invite dito sa church, kasi dito pinipreach yung ano. Hindi mo matututukan niya pag kaya may umatin sa atin dito. Uy, ligtas na yun pag tumas ng kamay. May invitation na, ligtas na yun. Hindi tayo ganun, di ba? So sa church ay tayo pinipreach natin yung mga kailangan ng mga saved na. Pero yung talagang kanina, ang ganda nung usapan namin eh. Noong una yung lalaki lang. Eh, ba't naman yung naisip ng asawa niya? Ba't di natin patuloyin? Ang ganda nung nilasabi. O sige, tinuloyin. Dahil palang tao doon. Apat pala sila doon. Actually, mayroon pang iba eh. So doon ang soul winning sa labas, pero dito sa loob puro doctrine tayo, napansin nyo ba, diba? So kung ano yung kailangan nyo, yun ang pinapray ko lagi, ano ba kailangan nito mga to, medyo okay na to, kaso as a whole baka si Jamie, ano ko na eh, kaya ko na lahat yan, alam ko na lahat yan, okay, park muna ako, at mga 10 years ako mag-ano, hindi na ako lalago muna. Ang pangit naman nun, di ba? So, lagi kami paglalago, ha? May room for improvement. Hindi mo kailangan hintayin yung iba dito. Pero yung iba dito, makita mo na rin yung ginagawa ng mong mature, ma-inspire ka, di ba? Hindi mo iisipin anytime dito sa church natin, ha? Magpa-park muna ako. Okay? Ganun. Ituloy dapat. Okay? Kaya yan, sinasabi dito, iwanan natin yung mga basic. Yan, una niyan, kaligtasan, okay yan, kaso hindi puro yan, okay? Sabi dyan, baptism, okay, pag alam mo na yung baptism, move on, laying on of hands. Mga basic, and then resurrection with the dead. Resurrection. And then eternal judgment, alam na natin yan. Soul winning tayo, lagi yan ang message, di ba? Okay, then yung identify and deal with major hurdles. So, mayroong major hurdle pag sa paglago natin. So, kanina, yung ano namin, na-win namin, yes,
Nung una, sumasagot-sagot siya eh. Kasi nanonood pala ng dating daan. Mabuti na lang siguro, na-sense niya na hindi lang ako basta, ano, hindi ako yung walang tigil to. Kasi na-sense, sige na nga, makinig muna ako. Buti ganun. Medyo bata pa eh. Pinapuloy kami. So ngayon, na-bless siya ngayon. Naligtas siya. Okay? Kaya ano may gusto kong sabihin? Ito yung mga hurdle, okay? Buti hindi siya na-hurdle kasi nga, nangikinig ang Soriano, eh, yung iba dun, kasi may mga patotoo na si Soriano ay magaling. Pag po, naninig mo yun, naninig ang magaling, parang magaling nga. Magaling naman talaga sa ibang bagay. Pero mas marami pa, mas magaling sa kanya, pero yung preacher ka, dapat, una, may asawa ka, may anak. Eh, yung si Soriano, mukhang bangla eh. Walang asawa eh. Sinong papatod eh? Meron naman siguro kung lalaki ka, di ba? Yung babae, masesense naman niya yun. Uy, lalaki to. Meron ba? Wala. Hindi, wala yun. Disipulo lang niya yun. Okay? Di ba? Naitindihan niya, mga ladies, di ba? Pag nakita niya yung lalaki, hindi naman kayo maghahanap ng napaka, di ba? Pwede na to, ha? Asawa, di ba? Pag hindi lalaki, ano, depende, di ba? Ganun din sa atin yung mga, kaso nga, yung mga babae natin, hindi naman nila ma-realize na peke pala yun. Sinabi sa Bible, dapat may asawa, anak. At sabi pa doon, hindi naman siya pwedeng kumpara kay Paul dahil leader siya ng church eh. Okay? Church man tawag doon. Okay, so, para ma-identify natin, at sinabi dito, dalawa lang sa chapter na to. Sabi dito, false brethren, tsaka yung mga reprobates. Ang hindi mo alam na may reprobate pala kanina, ganoon din yung tanong namin, lahat po ba ng tao, anak ng Diyos? O, syempre. O, inililinaw ko po, lahat tayo nilikha ng Diyos, pero lahat ba anak ng Diyos? O, syempre, lahat tayo. O, sige po, sabi po kay Judas, diba, dapat sa'yo, di ka na pinanganak, yung mga anak ni ganyan, ni Eli, anak ng demonyo, mga ibang Benjamin, anak ng demonyo. Sodomay, anak ng demonyo, okay? So, hindi lahat anak ng Diyos, okay? Dahil hindi ang Diyos at demonyo magkaiba, di ba? Ah, okay, so yung palagi mo sabihin. Yan. So, naintindihan nila. Ngayon, kahit lumalago na tayo, pinapakiramdaman ko sila, napasok ko yung sa mga bakla eh. Agwi sila. Kasi baka normal pa sila, di ba? So, may utak sila. Kaya, pinasok ko na yun. Pag hindi natin alam, pag na-brainwash na tayo, lahat ng tao, okay lang yan. Lahat ng tao may pag-asa ng habang nabubuhay, may pag-asa baligtas. Hindi ganun ang tinuturo ng Bible. Pero pag yan ang paniwala mo, ma-hurdle ka. Ibig sabihin, ma-hadlangan kang lumago. Kasi iniisip mo, sila nga, mga bakla, pastor, pare. Hindi mo alam nang karumbal-dumbal yun sa Diyos. Nay, mauubos na yung book, ano, bookmark. Okay, so dalawa lang yun. So mag-ingat sa mga false brethren, hindi ligtas, pero kasama natin. Okay? Kasi sabi naman ni James, ni Peter, tsaka ni Judah tayo, sabi niya, nakikipista pa sa inyo. Nakikipellowship, oh. Hindi naman pala ligtas. Isa, kasalanan din ng pastor, eh. Kaya mo lang siya, baka magustuhan na sa church. Ganun ba sa Bible? Maganda yan rin church, masaya tayo, program, magustuhan nila, member na sila, loko-loko. Wala sa Bible yun, okay? Pero maraming gumagawa nun. At yun talaga method nila of bringing people to, kung church man tawag nila sa kanilang group, okay? So, mag-ingat tayo sa mga false brethren. Malilito ka dyan, bakit si kapatid ganito? Okay? Yung pala, hindi pala ligtas. Bakit pag andito siya, praise the Lord, amen. Pag uwi na, kinausap ka, iba yung paniniwala pala. Ay, nako. Normal ba yun? Kahit hindi Kristiyano, ha? Normal ba yun? Iba yung sinabi mo dito, praise the Lord. That's right, pastor. Pag talikod, iba na. May false brethren yun. Mayroong papasok dito niyan. Kaya ingat tayo, okay? Alam niya na, sinasabi ko sa inyo. And then yung mga reprobate. So ngayon, dito na tayo sa pangatlo. Paano tayo ngayon ay magiging perfect? Okay? Magiging mature, kompleto. May sinabi sa verse 9 to 12. Okay?
again, yung problem text pala sa 4 to 6 na tackle natin, ha. So, hindi mga ligtas yan. Ay, nawala yung kaligtasan. Hindi ligtas yun. Wala sinabing ligtas sila. Okay? Ngayon, dito sa 9 to 12, paano tayo magmamatured? Sinabi dito, but beloved, we are persuaded better things of you. Okay, yung iba, mga false brethren, yung iba ay reprobate, pero kayo, kilala niya eh. Kayo, better kayo, okay? So, ano yung kailangan nating gawin para tayo lumago? Okay? So, number one, yung mga better things dapat mag-manifest sa atin. Okay, hindi yun magliligtas sa'yo, ha? Diyan, ito iba eh. Kailangan gagawa ka ng mabuti para maligtas ka. O hindi sasabihin ganun, lamig na ba kaya? Patayin nyo na yung electric fan, sakali. Ano? Hira. Patayin mo na. Nagsasalita eh. Okay. So, ang taong ligtas, bago ka lumago, okay, dapat present sa'yo ito. Okay, nakita niyo yung pagkakaiba, hindi ito nagligtas sa inyo, hindi required yan. Yung sinasabi ng iba, hindi, kailangan may go. Iba yung, pag wala kang good works, hindi kaligtas talaga. Ebidensya yun ng, maganda yung gumawa ka ng mabuti. Again, hindi yun evidence. Ang daling gayahin nun eh. Okay? Pero sinasabi dito, kung talagang ligtas ka, para ka lumago, para magkaroon ng rewards, ikaw ay, siyempre, gawin mo dapat yung gawin, di ba? Yeah, so yan, better nga sila sa mga siyempre, post-brethren. And then, sabi dyan, and things that accompany salvation. Walang sinabi dun sa mga iba, di ba, sa 4 to 6. Pero itong mga ligtas na to, ligtas na ba sila, hindi ba? Ligtas na, di ba? Kayo ay ligtas na at mayroong kasama yun. Okay, hindi yung sinabing yun ang magliligtas sa'yo. Kayo, kasama ng kaligtasan, kayo ay may mga better things. So, number two is, sabi dyan, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. So, kung lalago ka, kailangan ikaw ay nagtatrabaho ng mga ipag-ibig. Okay? Work of labor and love. Importante yun, hindi ka pwedeng lalago ng mag-aaral ka lang sa utak mo. Okay, pag nag-decide na ako maglilingkod ako, sa ako maglilingkod. Pero ngayon, aral lang muna ako. Hindi pwedeng ganun. Hindi ka magiging perfect, hindi ka magiging matured. Hindi ka magmamature ng ganun. Kailangan sumusunod kayo. Ibang hindi mo maintindihan ng todo. At least may bagay ka naintindihan doon. Kailangan maglingkod. Bakit? Para maligtas yung iba. Kung nari, anong paglilingkod ang gusto nyo? Daddy, inayos yan. Yan. Sobrang lamig naman ngayon. So, yun ang kaya niya. Okay, next time, may isip ni Daddy. Diba? Parang bakit ako maglilingkod? Liligtas na pala ako. Hindi. Habang ginagawa mo yan, okay, label of love, minsan may bayad, minsan wala, di ba? Salamat kung meron. Pero minsan wala eh, ganun eh. Sa amin dati, ako nga, kasi alam niyo naman ako, hindi naman ako nag full-time worker, yun ang tawag nila, full-time worker. Yun, may support na yun. Okay, kasi wala silang trabaho, no? Oo, kung maganda. Kaya parang nautunan ko, parang hindi eh. Huh? So may idea sila ng dapat full-time. Ewan ko. Anyway, so minsan wala. So sa akin, sa case ko, syempre, volunteer. Ayokong bitawan yung trabaho. Hindi ko naman nakikita kung bakit. So lahat ng servisyo mo ngayon, libre yun. Kasi sinasabi ng Panginoon, maganda yun. Lalago ka nun. Huwag kang mag-isip na, hindi naman ako may kikita dyan eh. Kaso mas better yung kinikita mo. Quote-unquote, kinikita mo. Naiintindihan mo, ganito pala ang gawain ng Diyos. Di ba? Tsaka ayaw mo ba nung ginagamit ka ng Diyos? Yung iba, hindi sumagi sa utak nila yung gagamitin sila ng Diyos. Di ba? Pero kung ginagamit ka ng Diyos, minsan meron, minsan walang bayad. Okay yan. Ano? So, ganun. So, continue and, yun pala yung point sa, continue and abound in good works of service. Okay, number one, leave the basics. Number two, identify and deal with major hurdles. Then number three, continue and abound in good works. So, better things, work, labor of love, work of labor and love. Then pangatlo, sabi dyan, in that ye have ministered to the saints and do minister. Ito, binabanggit na yung mga better things na ginagawa nila. Kayo, naglilingkod kayo at maglilingkod pa kayo.
Hindi sa lahat yan, ha? Yung iba, ganun eh. O, nag, alam mo ba kami, nag-ano kayo? Nagpakain kami sa lahat ng kasi ng tao. Nga San Francisco daw, yung mga addict mismo, sobrang bait ng state. Pati mga addict, pinaglingkuran nila. Alam mo ginawa? Uy, yung mga needles nyo, baka magkasakit kayo, eh di mag-drugs kayo, di ba? O, bigyan namin kayo ng magandang needle bago. Ganun kasi naulo yung San Francisco pala. Tapos pinapakain yung mga tao, walang trabaho. Wala, dami yan. Di ba? Kaya yun, dumadami. Pero itong mga to, hindi. Dapat kayo ay positive yun. Pag kayo ay naglilingkod, lingkod na naman. Positive yun. Huwag kang magtampo. Kasi iba pa dyan, mag-murmur pa. Ay, Bible na naman. Ay, lingkod, soul winning na naman. Lalakad-lakad na naman kami doon. Pahiya kami, re-reject. Sinasabi dito, maintindihan mo na yun ay yung pinag-uusapan natin dito to perfection, di ba? Kasi sinasabi ni Paul, hindi mo nagsulat nito, dapat yung ginagawa yun. At yan ay papunta kayo sa perfection. Okay? And then next is, sinabi din dyan, and we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end. Okay? Alam ko na kayo naglilingkod. Yung 5 years, pwede na kayo mag-retire. Ganun ba sinabi niya? Hindi, ba? Hanggang katapusan. Oh, anong tawag nila dyan? Hanggang finals. Diba? Kailan yung finals? Wala kang hininga. Patay ka na, di ba? Kasi sabi ng Panginoon sa atin, pag maglilingkod ka, party yun na hindi yung, kasi ang dami rin ngayon, dami ha. Napansin ko kahit may sa mga pastor, mga evangelist, ay pambira. Tatanungin mo, ano pong ginawa niyo ng ano? Tapos ngayon, matanda na ako, dati akong pastor. Ano na ginagawa niyo po ngayon? Retired na ako. Ang galing nito ha. Para bang pag ikaw yung batang pastor ngayon, tiniisip mo ngayon, kailangan kaya makapag-retired? At anong kailangan ko? Siyempre pera. Mali yun. Nakakatisod yung mga yun eh. Kasi mo, mag-business tapos ang magaling pala sa ganyan. Isa, ginagamit ngayon yung mga tao. Uy, may makikilala kang ganyan, mga Christian din. Parang code word yun sa madaling bulahin. Parang ganun. Isa, ganun na naano ko eh. Loko-loko itong mga to. Tama ba yun? E sabi dito, okay. Uy, masipag nyo. Hanggang end yan, hanggang finals. Ganun si ano, meron ng Bible. Kasi nga naman, di ba, isipin mo, kung ikaw yung magdi-design ng retirement natin sa langit, hindi dito. Kaya yung iba, mong ewan, umaasa pa sa gobyerno. After ano, 60 years old na ako, wala ka na magagawa nun. Kaya nga, yeah, si Daddy, na ano natin. Minsan, naisip ko rin sa kanila, siguro, si Ace. Ano kayang bibigay sa atin, di ba? Ito na yung binibigay ko sa iyo, no. Yung buhay mo ngayon, meron ng silbi, di ba? Hindi lang sa iyo, sa Panginoon, tapos, anong retirement gusto mo? Sige nga. Yung iba, ganun eh, kahit mga pastor nga, ewan ko. Kaya hindi rin nila ma-preach ng maayos yun, ginagawa, tinatago. Kamusta si pastor ngayon? Mayaman na. Ay, gusto ko rin. Pag... itong mga to. Ewan ko. Ano pang hahanapin mo pag naglilingkod ka na sa Diyos? Sige nga, tas ligtas ka. Ano mga hanapin mo? Retirement sa langit, sigurado na yon. Ang gawin mo ngayon, parang magandang retirement mo na to sa langit, ano? Mag-ipong ka ng rewards. Para yung mansion mo doon, totoong mansion, hindi ano, bantay ka lang sa langit. Bantay ka sa mansion namin. Diba? Yung sinabi kasi ng Bible, hindi komunista doon. Yung iba, ganun ang idea eh. Kaya ngayon, nag-design pa rin dito. Kasi tinuturo sa kanilang, alam nila sa langit, komunista, eh, saan ka nga naman yung rewards mo? Isipin nila, dapat dito na. Alam nyo ba, pastor ako, dapat mas mayaman ako. Patay tayo dyan. Naglingkod ako na ilang taon, nag-retire na ako. Same dito, full assurance of hope unto the end. Okay? Sabi dyan, and be ye not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promise. At kapunta tayo sa Hebrews 11, sinabi dyan, di ba, na-inherit ba nila yung promise? Alala nyo yun sa 11? Nakamtan ba nila yung pinangako sa kanila? Si Abraham.
Nakamtam ba niya yun? Yung sinabi, pinangako ko, ganito karami anak mo. Hindi niya nga nakita yung isa lang anak niya. Ano, ay, hindi, marami pala. Pero yung inheritance na makamta nila yung promised land, hindi nila nagawa yun eh. Ilang years pa bago. Hindi nyo inabutan yun. Marami dyan. Yung mga preacher, siyempre, nung time ni Isaiah, ni Jeremiah. Ang ganda nga kay Jeremiah, kahit paano, nakita niya kung paano siya. Nasakop yung bansa nila, pero siya, pinotektahan siya ng Diyos. Pero ang dami doon, hindi nila nakita yun. Si Moses, hindi niya nakita lang niya, as in. Pero hindi siya tumanda doon sa promised land. Diba? So minsan, kailangan mong gawin ang pinaka motivation o para gawin yung mag-mature ka, trabaho lang, ano, hindi by faith din, ano yung sinabi ng Diyos na gagawin niya. Di yun na yun, di mo alam lahat eh. Di yung pag matanda ka na, ano ba na pala ako dito, parang wala, ayoko na. Ngayon pa. Ganun. Yung mismong maturity, pwede mong maging goal yun. Okay? Pag ginagamit ka na ng Diyos, ito mga to, syempre nagbata ka pa eh. Pero pag dumating ka dun sa point na ginagamit ka na ng Diyos, ligtas ka na, wala ka na dapat hanapin. Hindi, gusto ko rin ng blessing ng material. Eh di, magsikap ka, di naman bawal yan eh. Pero ang hirap sa iba kasi talagang ganun eh. Kaya salit na gamitin sila, naiging katisuran pa, di minus pa ng reward. Okay, so minister lang, diligent at slothful, and then, okay, ano pa yung dapat tayong mag-continue? Sinabi dito sa, nasa na yan. Sabi dyan, oh, but followers of them who through faith and patience inherit the promise. So sa paglilingkod, bago ka maging perfect, dapat ano, magaling ako eh. Hindi po, madalas ay hindi, yung mga talaga nag-mature, they are also followers. Diba? Sabi nga nila, the best teachers are the best students. Nung sudante sila, maganda yung nakikinig sila, sumusunod sila sa dapat ng sundan. Pag sila na yung andon, magaling din yun. Eh paano iba na gusto agad tumalon? Diba? Gusto ko agad maging pastor, wala pa akong asawa, wala pa akong anak. Ano yung mga sinabi doon? Not a novice. Tinalo na mo lahat yan, pastor agad. Yung iba naman, ganun, gusto yung mama, hindi ka marunong, hindi ka tapat, hindi ka marunong sa mga basics. Gusto mo, yaman agad, pagandong ka na, paano? Paano mo maintain, hindi mo alam. Diba? Gusto ko mag-asawa agad, wala mo nang ano, hindi na nagsipag. Gusto ko, tatay ako, ako ng boss. Hindi mo alam yung dapat mong gawin. Okay, yung iba, nagmamadali, kala mo, basta-basta naghanap ka ng unang babae na magkagusto sa'yo, yun na yun. Mali, okay? So, patient and follower ka. Kung sino yung gusto mong sundan, siyempre, siya yung sundan mo, pero anong klase ba yung follow mo? Siyempre, yung gusto mong maging maayos na likod ng Diyos, siyempre, yung maayos na likod, hinadapin mo yung likod ng Diyos na maayos. Okay? And then, faithful and patient. Ayan, who through faith and patience inherit the promise. So nga naman, kasi nga, yung maturity, hindi mo alam kung saan magagaling minsan eh. Kunwari, gusto mong maging, gusto mong maging mayaman, gano'n lang, medyo basic natin ha. Gusto mong maging mayaman, eh dito ka dinala ng Diyos sa isang lugar na, anong gagawin mo, mamadaliin mo. Kunwari, gusto mong maging doktor. Eh napansin mo, hindi ka ganun kagaling. Ano gagawin mo? Shortcutin mo. Hindi mo pwede shortcutin yun. Kasi kung makarating ka man dun sa, gusto mo maging ano kagad, head of kung ano man yan, DOH. Okay? Hindi ka naman dumaan sa ladder. Okay, anong gagawin mo ngayon? Alala yung dengbak siya na yan. Siguro may ganun dun eh. Biruin mo, hindi, patapad yung project na yan. Hindi ka pa sigurado. Ayun, bandang uli. Na wala lang confidence ngayon yung tao ngayon sa boxing. Okay? So, ano pa? So, patience lang, faith. Magkadukso yun eh. Pansin ninyo, yung pwede ka bang maging patient na wala kang faith? Hindi pwede kasi pag patience, may inihintay ka, may naiintindihan ka, na ito yung kaya ko, ito hindi ko kaya. So, hindi ka overstep. Okay? Ganon din naman, pwede bang magkaroon ng faith na walang patience?
may faith ako pero wala akong pasensya. Ay, di ba yun? Hindi, kasi nga, hinihintay mo kung sino yung nagbibigay siya, nag-instruct siya, sabi sa ng Diyos, okay, 10 years pa, 5 years pa, wala kang panampalataya doon, hindi ka magiging patient. Magkasama yan eh. Okay, kaya sabi dyan, through faith and patience. Okay? So, bago ka mag-mature, pasensya, okay? Ang paglilingkod sa Panginoon, dekada, hindi lang taon. Sobrang tagal na yan. So, sige, gusto ng pastor? Nari lang. Ngayon sa amin ganun eh. Inamin niya talaga, gusto ko mag-pastor. Bakit? Kasi sa amin kasi, madami daw regalo ng pastor pag-birthday. Ganun. Kaya ako, di na nagagano. Baka magkaroon kayo ng maling ano eh. Pero di na masama yung minsan. Pero minsan masama rin. Kaya, know the difference, okay? Natapos na natin to. Realize number... Mahaba pa to. Okay? Realize that God's promises in Jesus is sure. Okay? Paano ka magmamature kung medyo duda ka pa na nayayanig pa yung pananampalataya mo kay Jesus mismo? Eh, siya yung nangako lahat yan eh. Diba? Hindi ka magmamature kasi hindi mo laging alam. May mga tabado na ganun. Noona, iniwala sila. Oh, akit ako, this corporate ladder. Bandang huli, disillusion, discourage. Ay, ako na nga dyan. Kahit alam niya maganda yung kumpanya, alam niya yun. So, nakita ko, alis na ako dito. Diba? So, minsan, again, pag sa industry, minsan, hindi naman mahirap. Hindi naman, okay lang naman yun. Kasi nga, pakiramdaman yan eh. Pero sa Diyos, wala kang aalisan sa Diyos. Okay? Alis na ako sa Christianity. Saan ko punta? Ay, kahit sa church, actually, may nakikita ba yung reason, tamang reason na aalis kayo sa church? Nakikita ko lang dyan, pag talagang pag naging corrupt na yung church. Or, pag hindi, wala kang dahilan unless ikaw yung magiging missionary. Alis ka na. Or, pag babae ka naman, dinala ka ng lalaking, sana maayos din na Kristiyano sa ibang church na pareho din natin. Okay lang yun. Ano pa? Ay, trabaho ko, pupunta ako dun eh. Yung iba, ganun. Actually, mali yun. Pag tinignan mo eh. Mag-abroad na po ako. Okay lang din kung may pupuntahan ka doon church na maayos. Eh, paano kung wala? Alisin mo yung church para sa trabaho. Pero hindi ka sigurado may maayos sa church. Pangit. Okay? Unless may ano. Pero hindi ako naniniwala doon eh. Ewan ko sa inyo. Alis ka sa church para sa trabaho. I believe yung trabaho, yung maganda naman sa Pilipinas, kahit paano, pumunta dito yung trabaho din. So, yun eh, pag-isipan nyo yan. So, sigurado ang pangako ng Panginoong Jesus. Especially, sabi dyan, saying, surely blessing I will bless thee. So, inulit niya ito, bumalik siya dun sa kanina, sa chapter 5 and chapter 4. Yung kalaliman na nung kanyang sinasabi na about Melchizedek, about Jesus, na siya yung katuparan ng pangako ng Panginoon. Okay? Kasi sinabi dito, sigurado yan, saying, surely blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee. And so after he had patiently endured, he had obtained the promise. Okay, sino yun? Actually, si Abraham yan. Okay? So yung sabi niya sa atin dito, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie. Pwede ba pag sinungaling ang Diyos? Eh, paano kung gusto niya? Pwede, kaso gusto niya ba yun? Diba? Yung mga stupid question na naman ng iba eh. Sabi ba naman ni Soriano, hindi kaya ng Diyos lahat. Nasa Bible yun, hindi niya kaya lahat. Kaya hindi siya omnipotent. Ano hindi niya kaya? Hindi niya kaya magsinungaling. Yung mga loko-loko yun, no? Gusto niya bang gawin niya? Bakit naman niya? Hindi niya gusto yun. So, hindi yung ano. Hindi niya gagawin yun at hindi niya limitasyon yun. Ayaw niya gawin yun. Tama lang siya doon. Nalay, kalokohan ito mga to yun. Okay. Sabi dito, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast. Eh, sure na, steadfast pa. Again, ano yung steadfast? Pag sinabing stead, firm, fast, maigpit. Pag sinabing steadfast, yun na yun. Hindi uusog. Aba, hindi nagagalaw. Sigurado yun. Alam natin, pangako ng Diyos, langit. Impyerno sa judgment. Okay? Kaya huwag kayong mapipikon dito sa mga to. Patayin kaya natin itong mga to.
alam na kasi namin ng Diyos sa impyerno yun eh. But may compulsion ka pa na gumanti ngayon sa mundo? Hindi mo kailangan gumanti dyan. Unless a police car or something or ano ka. May kapag, bihira naman sa atin yung ganun. Okay, so gawin lang natin yung dapat natin gawin. Pangako, both judgment and blessing and langit, sigurado yun. Okay, ang ganda nito, sinabi pa dito, which hope we have as an anchor of the soul. So, sa panang, sa mga seaman, isa yan sa mga inaasahan nila, parang hindi sila matangay sa kung saan, kawala, nakita nyo yung laki ng ocean, di ba? Bagay ngayon, modern eh. Pero dati sa panahon nila, naku, nasa na nga ba tayo? Pinangay na tayo. Kakaliwa ba tayo? Kakanan eh. Umiikot ka na lang yun. Sa bagay yung may isa naman. Eh. So ngayon sa ating pananampalataya, paano ka lalago kung hindi mo alam kung saan naka-angkla yung pananampalataya mo? Diba? Ay, nagputa ako ng Bible study. Nalito ako sa mga pinag-isabi nila. Parang ayoko na maging Kristiyano. Ganun ba? Ayoko na maging Baptist. Eh kung ligtas ka pa rin, alam mo kung saan ka naka-angkla. Diba? Si Kristo ay namatay para sa'yo, para maligtas ka. Ngayon, lahat ng aral na magda-divert sa kaligtasan na inaral mo, na tinuro sa'yo, tinanggap mo, alam mo, false doctrine yun. Okay? And then yun. So, yan, magkakasama yan eh. Kung lalago ka, hindi ka pwedeng backslide na napakalayo. Kung meron man, at least, parang anchor, hindi naman yan steadfast na steadfast eh. At least, around that area lang, ikaw gagalaw. Okay, and then last, sabi dyan, whither the forerunner is for us entered, even Jesus, made an high priest forever after the older order of Melchizedek. So yun nga, kung alam mo ang high priest ay loko-loko, paano ka na? Tapos ka na. Parang yung mga panahon ni na ano, diba? Wala. Kaya sinasabi nung sa Old Testament, even sa Old Testament, importante lagi yun, yung governor, tsaka yung high priest. So, yung governor, syempre, sa kanilang bansa, yung high priest, spiritually. Eh, paano pag loko-loko na yung high priest? Saan sila dadali nun? Kaya nung panahon ni Jesus, talagang wala na eh. Pero ngayon, secure pa rin tayo. Bakit? Nung itong mga to, nagloko na, lumayo na sa Diyos. Okay? Si Jesus, forever yun. Forever ang kanyang kingship, forever ang kanyang high priest. Ilalapit niya tayo sa Diyos. So, secure tayo. So, pwede ngayon tayo maging perfect as in. Walang pwede mo sa, hindi ka magiging perfecto. Like, kung sinless perfection, sige, tama ka naman. Pero pag sinabi sa'yo, walang kararatnan yan, wala kang patutunguhan, hindi totoo yun. Huwag kayo maniniwala na, after ano, marami na ako nakitang babae, magandang, wandang huli, nag-asawa yung unbeliever, maraming ganun eh. Ano, lahat ba? Hindi naman. Ay, mga yan, mga Kristiyanong yan, mga lalaki yan, mababae rin yan, kahit mga pastor yan. Kilala nga ako eh. Lahat talaga. Ganon. Ngayon, mga anak ng pastor yan, magloloko rin yan. Hindi ganon. Okay? Hindi din yung sabi ko. Wala tayong excuse sa Diyos na hindi tayo mag-mature dahil sinigurado niya yung mga pangako niya, yung ibang bagay din. Okay? Meron tayong salita ng Diyos. Hindi yan na kahit kailan wala nagsabi, napatunayan ko, mali ang Bible. Kaya wala nang kwenta pa na napalataya nyo. Sa kanila lang yun. Sa atin, napatunayan natin every time ng pangako ng Diyos ay tama. Okay? So, tatapusin natin dito sa Hebrews. Natapos yung Hebrews dito sa, sabi dito. So, anong pinaka-message natin? Eh, mag-mature tayo. Huwag mo sabihin, okay na ako, mali. Maling-mali din naman yung wala na ako ano eh. Pastor na ako eh. Palagay nyo, pagpastor ka na, ano pa yung pwede mong ano? Marami na nasyaran. Magpatuloy. Yun, okay, tama yun. So, walang katapusan yun, di ba? So, habang nagpapastor ka, yung itong mga to, nire-raise mo yan. So, pag nakakita ka ng church, wala na sinesend, pambira, patay na yun. Magpaparami na lang yun. Tapos ang ginagamit para gusto mong magka-pera, sige, sesend kita. Wawa ka naman, wala kang makontrabaho eh. Pag gano'n na sinesend mo, pambira ka. Walang kwenta yun. Tapos makikita, sinend mo ba to? Ba't ganito to? Hindi handa. Hindi alam yung Bible. Mga bakla pa, kunwari, gano'n. Yung mga gano'n, yung sa US, mayroon mga gano'n eh.
nakakahiya tayo na sa church as a pastor. Pag pastor ka, wala ka ng masend. Kasi wala na iniwala sa'yo. Pag ginagamit mo pera, walang kwenta yun. Okay, tama yun. Very good, no? So, yun ang ako, dream ko. Marami tayong masend, di palakihan. Okay, maganda rin. Kung lumago tayo na lumago, marami. Pero, very good, okay? Tsaka syempre, mas maraming pag-ministeryong kaluluwa, mas maraming pamilyang maturuan, maraming susolwin yan. Maligtas lahat kung pwede. Hindi nang pwede yun. Magpatuloy, ano pa? Sige nga. Anong tanong? Ba't may tanong? Sige, go. Ibig sabihin, kahit matanda ka na, pwede nang mag-ministry. Exactly. Yes. Huh? Ikas nung halos eh. Di ba yung matanda, mahina? Oh, pero hindi sa lahat ng bagay. Pag matalino ka, may marami kang maisip eh. So yung iba, ay ginagawa nila. Kamari, nakapag establish ka talaga ng karir mo, marami na gumagalang sa'yo. Oh, wala ka bang magagawa? Kung ano, nagkakagulo na kunwari mga Baptist, tapos wala ka bang magagawa sa Facebook lang eh. Ang dami doon, pwede mong expose yung ano. Ikaw na akala mo history ko ng Baptist. Oh, pwede mong, oh, ito, kilala ko to, nanggaling yan sa ano. Ito yung ginagawa, ito yung mali, ito yung tama. Pwede mong gawin yun, kahit di ka na personally, kaya mo mag mobilize ng tao. Kung matalino ka, dahil mong magagawa. Okay? Kasi narinig ko, mag-pwede mag-ministry at ang naman. Oo nga, kasi kaya ministry, malawak. Hindi naman yung sabihin ikaw lagi mag-pwede. Eh, paano ako? Medyo ano ka na. Hindi ka na pwedeng mag... gusto mo ikaw yung mag-pwede. Hindi ka na makapagsalita ng maayos. Hindi naman pwede. So, ang pinaka-hope mo na lang doon kung may na-trade ka. Okay? So let us go to maturity and to perfection. Wala tayong excuse. Yun, tapusin natin sa verse na to. Sabi dito, pakibasa po, ready, go. Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, shepherd of the sheep, to the blood of the everlasting. Ano yung gagawin niya? Ano yung gagawin ng God of peace? Make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Ang Diyos ang gagawa na, nagsabi to, God of peace. Hindi pwede sabihin nga, nag-ministeryo ako, matured ako, pero nakipag-away ako sa kapwa ko, Kristiyanong maayos. Okay, yun ang mali. Kung may kaaway ka man, dapat yung mga false teacher. Okay, ngayon, make you perfect. Nakita niyo yun? Make you perfect. Siya yung gagawa nun sa'yo. And to every good work. Diba? Mature talaga lahat. No? Ibig sabihin ito, kunwari, pastor ka, hindi ka man yung pinakamayaman. At least, meron ka pa rin contribution doon sa ibang ministry na lahat ng alam mong magandang gawa, meron kang contribution. Ganda, diba? So, mature talaga. Hindi lang sa doctrine, maganda yung doctrine, pero hindi pwedeng puro doctrine lang. Okay, sabi dyan, kalugod-lugod tayo sa Diyos. Amen? Amen. Let's pray. Baka na, maraming salamat. At natapos namin, Lord, to be, to perfection, kayo pong mag-encourage sa bawat isa na wala kahit anumang oras, panahon, at level ng understanding ng ministry, Lord, maturity na humihinto. Kung sa palagay namin ganun, Panginoon, patawarin niyo po kami, Lord, dahil kami nagkakamali. So, we pray na bagay lagi mag-matured sa aming level, and gamitin niyo po kami, Lord, papatuloy kami, samahan niyo, Lord, kami lagi sa aming ministers, soul winning, sa aming personal lives din po, Panginoon. We pray na kayo may maging maayos na witness dahil inaayos na namin pamilya, aming trabaho, Panginoon, kayo pong malati. In Jesus' name we pray. Amen.